Mayor, what are the expectations now after this resolution coming from the ATC? Do you think that this is going to be enough for the congressman to finally come home and face the music? More than enough. Because if they will just pay attention to what happens to us. Ikaw ba, ma'am, bahay mo, governor ka, papasukin, pagbabarilin yung lahat ng mga tao doon, tapos hindi sila terorista, tapos walang mananagot, tapos walang makukuhang ustisya. Because if that will really happen, ma'am, we will be looking for justice in the wrong places. I will look for justice in the wrong place pag hindi nangyari yan. Pero naniniwala po ako sa gobyernong ito. Naniniwala ako that we are still governed by decent people who has conscience. Kaya naniniwala ako na makukuha at makukuha namin ang justisya. Naniniwala rin ho ba kayo, Mayor De Gamo, na nagsimula na ang pagliit ng mundo ni Congressman Teves katulad ng sinabi ni Justice Secretary Remulla nung una pa lamang? Tama po yan. Naniniwala po ako, naliliit pa talaga ang mundo. At you know, ma'am, parang masamang sabihin eh, pero yung mga pangyayari sa mga pamilya, sa loved ones namin, gusto rin namin mangyari na lang sa kanila rin para maintindihan nila. Para maintindihan nila the pain and the future and how we are today. It's a way different life than what we used to have when my husband was still around, when our loved ones were still around. Kapa, masyang tumatago siya eh. Pero yung mga naiiwan dito na mga anak na wala nang nagpapaaral na mga magulang, that is a battle that the victims will have to fight every day. Pero kaya mahirap maintindihan pag wala sila sa posisyon. Si Tupaso, hanggat hindi siya namamatayan at hindi nangyari sa kanya yung nangyari at binagagagawa ng kliyente niya sa amin, hindi niya maiintindihan how it will be. Mayor Janice De Gamo, widow of Governor Ruel De Gamo, was murdered last March. Thank you so much for joining us this afternoon. Really appreciate you taking our call. Maraming salamat po. Take care. Thank you.